We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Happy New Year, mga kapuso! Naway naging ligtas at masaya ang inyong pagsalubong sa January 1, 2024. Iwanan na natin ang mga nega at let's embrace 2024 with positivity. I-manifest na natin yan, mga kapuso. Hatid pa rin namin ang mga lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, 5 minuto matapos salubungin ang pagpasok ng bagong taon, saka naman sumiklab ang sunog na ito sa PNR site, Barangay Mayombo, Dagupan City. Isang junk shop at katabing bahay ang damay sa sunog. Mabilis itong nirespondihan ng mga bumbero. May augmentation team din mula sa kalapit bayan tulad ng Binmaloy at grupo ng fire volunteers. Isa sa mga nakikitang dahilan ng sunog ang umano'y sumabog na kwitis na naihagis sa lugar. Patuloy itong iniimbestigahan ng autoridad. Samantala, alamin naman natin ang naging pagsalubong sa bagong taon sa Baguio City kung saan kinagiliwan ng mga turista ang community fireworks display. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire, Happy New Year! Happy New Year, CJ! Happy New Year, mga kapuso! Masayang inabangan ng mga residente turista ang New Year's countdown na sinabayan pa ng makulay na fireworks display sa lungsod ng Pino. Sa Baguio City, piniling mamasyal ng mag-anak na sina Jenny Tonggol mula Angeles City, Pampanga para sa selebrasyon ng bagong taon. Maaga silang nagtungo sa Burnham Park para makaiwas sa traffic at dagsa ng tao. May mga ilang turista ang maagang namasyal sa Lion's Head. Hindi raw kumpleto ang kanilang pamamasyal sa Baguio City kung hindi makapamasyal sa pamosong Lion's Head. Samantala, pasado alas 11 kagabi nang matapos ang misa para sa New Year's Day sa St. Joseph Parish sa Baguio City. Dito muna dumagsa ang mga tao bago nagpunta sa Burnham Park upang masaksihan ang magarbong fireworks display ng lungsod. Excited na inabangan ng mga kapuso ang makulay na fireworks display na nagningning sa kalangitan. Namangha at tuwang-tuwa ang mga manonood na sumabay pa sa indak ng sayawan sa football grounds ng Burnham Park. Ayon sa tala ng PNP, umabot sa mahigit 10,000 na katao ang nakisaya at inabangan ng fireworks display para sa New Year's countdown. CJ, as of 5 a.m. ay umabot sa 17 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City at as of 6 a.m. to 7 a.m. ay dumagsa na rin ang mga turista dito sa Burnham Park sa Baguio City. Ipinatutupad pa rin sa lungsod ang coding scheme na nagsisimula sa 7 a.m. hanggang 7 p.m. Dito yan sa Central Business District at ayon sa BCPO o Baguio City Police Office, generally peaceful ang naging pagsalubong ng bagong taon. Ngunit nakaantabay naman sila sa selebrasyon para sa ligtas na selebrasyon ng bagong taon. At yan muna ang latest dito sa Baguio City. Happy New Year, CJ! Maraming salamat at manigong bagong taon, Claire Lacanilaw. Sa unang linggo ng 2024, sasalubungin ng mga consumer ang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. May inasahang higit 3 pisong price hike sa kada kilo ng LPG ngayong linggo, habang may posibleng rollback naman sa presyo ng petroleum products. May tapyas na 60 centavos per liter sa diesel, habang sa gasolina posibleng walang paggalaw sa presyo. Habang ang kerosene, higit piso ang inasahang oil price rollback. Dahil pa rin ito sa mababang oil price trading sa world market. Hanging amihan, umiiral pa rin sa northern at central Luzon. Narito ang report.
Mga kapuso, nagpapatuloy ang pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang araw ng 2024. Ayon sa PAGASA, apektado pa rin ng amihan ang northern at central Luzon, habang easterlies ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Norte at Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Base sa rainfall forecast ng MetroWeather, asahan ngayong umaga ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Uulan ni na rin ang iba pang panig ng northern at central Luzon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Metro Manila Film Festival 2023 Best Picture na Firefly magatutulong sa pagpapalago ng turismo sa Bicol Region ayon sa DOT. Tunghayan sa report. Isang Firefly sa mga naging entry sa 2023 Metro Manila Film Festival kung saan ay iuwi nito ang Best Picture Award. Mula pa noong araw ng Pasko, maraming tao na ang pumila sa mga sinehan sa Bicol Region. Maliban kasi sa ganda ng pelikula, karamihan sa mga eksena, kuha sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Isa na rito ang Kagsawa Ruins sa Daraga Albay at ang Bulkang Mayon. Ikinatuwa naman ito ng mga nagtitinda sa lugar dahil malaking tulong daw ito sa kanilang negosyo, lalo na at tiyak na dadagsain na naman ng mga bisita ang Kagsawa. Napakalaking bagay ito para sa amin. Unang-una, sikat na dati ang Kagsawa. So, lalagyan pa natin na sikat ng mga celebrity. So, malaking impact po ito sa amin, lalo-lalo na sa mga nagninegosyo dito. Maliban sa Albay, naging sentro rin ng malalaking eksena ang ilang lugar sa probinsya ng Sorsogon, gaya ng Bulanport at Gabaw Irosin. Labis din ang kasiyahan ng mga residente sa probinsya na makita ang kanilang lugar sa naturang pelikula. Sobrang saya. Lalo pa, naging makulay at makulor ang pelikula ng shinot ito dito sa Sorsogon, kung saan binigyan buhay ng isang simpleng lugar sa Bulanport at sa Gabaw ang shooting ng pelikula. Saya-saya ko kasi na, dito shooting sa Bulan Sorsogon. Proud ako kasi dito shooting sa Bulan Sorsogon. Feeling proud din ang Department of Tourism o DOT Bicol na laging napipili ang rehiyon na maging bahagi ng mga pelikula gaya ng Firefly. Malaking tulong din daw ito sa pagpapasigla pa ng ekonomiya at turismo sa rehiyon. And pag nakita natin yung sarili natin doon, nakita natin yung sariling lugar natin, parang nakaka-proud. At yung mga hindi naman taga dito sa atin, nung pag nakita yung Mayon, parang na-excite silang gawin yun na, pwede palang puntahan to. Kaya mas umaasa ang ahensya na sa mga susunod pang panahon, may tatampok rin ang iba pang naggagandahang lugar sa Bicol Region. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, dumako naman tayo sa Ilocos Sur. Generally peaceful daw ang pagsalubong sa bagong taon ayon sa awtoridad. Magkibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy, Happy New Year! CJ, talagang puyat pa ang marami dahil maluwag pa rin ang mga kalsada hanggang sa mga oras na ito at halos sarado pa ang maraming establishmento dito sa Vigan City. Nitong nakaraang weekend, nakita natin ang dami ng tao sa Vigan City dahil sa pagbigat ng daloy ng trapiko, dulot ng maraming sasakyan dahil sa pagdagsa ng turista na dito na sinalubong ang bagong taon. Pagkatapos ng misa kagabi, dumagsa umano ang mga turista sa Cali Crisologo. Yun nga lang, marami na raw kainan ang nakasara dahil din sa kanya-kanyang paghahanda ng mga Ilocano sa salubong ng bagong taon. Kahit wala pa masyadong tao, nakastandby ng awtoridad para sa seguridad ng publiko. Mabibilang naman ang kalesang pumarada ng maaga. Sa naunang pahayag ng Vigan Tourism Office, marami pang turista ang dadagsa dahil sa mga magkakasunod na pista sa lungsod at lalawigan. CJ, marami ang nagpaputok sa salubong ng bagong taon pero sa obserbasyon natin, paisa-isa na lamang ang maririnig pagpatak ng alauna na madaling araw. Ngunit sa tala ng Police Provincial Office, anim ang naitalang firecracker-related incident sa lalawigan. Yan muna ang litas mula rito sa Vigan City. Happy New Year, CJ! Maraming salamat and Happy New Year, Ivy Hernando!
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito, mga kapuso, masayang sinalubong ng mga Dagupeño ang bagong taon. Hilang tradisyon at pampaswerte, buhay na buhay sa selebrasyon. Magibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell, Happy New Year! Happy New Year, CJ, at Happy New Year sa ating mga kapuso. Masayang ipinagdiwang ng mga Dagupeño ang pagpasok ng 2024. At syempre, iba't ibang mga paniniwala at mga tradisyon pa rin ang sinunod ng ating mga kababayan. May mga naghanda rin ng mga pampaswerte. Pero sa kalagitnaan ng kasiyahan, may ilan tayong mga kababayan ang hindi pa rin nakaligtas na maputukan. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsalubong ng bagong taon. Agaw atensyon ang mahigit 5 minutong fireworks display na inabangan ng mga Dagupeño sa Barangay Tapwak, puno ng kasiyahan ng New Year party ng mga chikiting at ng mga young at heart. Hindi nagpapigil sa sack race kahit na muntik nang madapa. Inenjoy din ang iba pang palaro. Sama-samang pinagsaluhan ang mga inihandang pagkain. Hindi rin kinaligtaan ang mga tradisyon sa pagsalubong sa bagong taon, gaya ng paghahanda ng mga bilog na prutas. May mga prosperity bowl din na inihanda. Pampaswerte raw ito para tuloy-tuloy ang pasok ng biyaya ngayong taon. Pero sa kabila ng paalala ng otoridad na iwasan ang paggamit ng paputok, ay may mga naputukan pa rin. At CJ, live tayo dito sa Region 1 Medical Center para bigyan tayo ng karagdagang update regarding sa fireworks related incident. Makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Camilla Rosario Navarro, ang head ng Health Emergency and Disaster Management Services ng R1MC. Ma'am, good morning po. Good morning. Ma'am, medyo nalagtagan po. Nakita ko po yung bulletin natin. Ma'am, umabot na po ng 20 yung fireworks related incident po natin. Kumusta po ang mga pasyente, ma'am? Sa ngayon, dalawa ang admitted pa rin na nasa hospital, pero the rest ay napauwi naman. So, ang total cases natin ngayon is 20, dalawa pa ang admission sa loob ng hospital. Ma'am, meron po tayong tinamaan ng ligaw na bala. Kumusta po sila, ma'am? Yung dalawang tinamaan ng ligaw na bala is sa Sampabian yon. So, magkapatid sila. And then, yung isa, admitin sana for observation, pero nag-refuse. Yung isa naman, may go home. So, pinauwi yung boat is nakauwi naman na ng maayos. Ma'am, naka-code white pa rin po tayo, ma'am, hanggang sa January 4, itong Region 1 Medical Center. Gaano pa po tayo kahanda, ma'am, sakali po na may mga dumagdag pa pong mga biktima ng paputok, ma'am? Ang Region 1 Medical Center naman is handa lagi yan. Mapa New Year or hindi, nakahanda. Laging may duty yan. In terms of manpower and instrument, nakahanda naman hanggang sa January 4. Ma'am, meron na po ba tayong detalye kung anong uri ng paputok yung nakapaminsala doon sa ating mga biktima, ma'am? Ang most common na gamit ng mga bata is yung is 5-star. So, yun yung tinitingnan natin. And then, the rest is unknown kasi. And then, isang boga na yung sa maluwod. So, yun lang naman. Thank you, ma'am. Nakasama po natin si Doktora Camilla Navarro Rosario ng Region 1 Medical Center. Ma'am, good morning po. Happy Hello, New Year, ma'am. Happy New Year. Ayon, CJ, ayon naman sa Center for Health Development Ilocos, karamihan doon sa mga biktima pa ng paputok sa buong Region 1 ay nagtamo ng lapnos sa katawan. 4 din yung humantong sa eye injury, habang 3 yung kinailangan pang putulan ng bahagi ng katawan na naputukan. Kaya't paulit-ulit ang paalala ng otoridad na iwasan ng paggamit ng paputok. O kung hindi naman mapigilan, ay mag-ingat na lang. At yan muna ang latest mula rito sa Region 1 Medical Center. Balik sa iyo, CJ. Happy New Year! Maraming salamat at Happy New Year, Russell Simorio. Pagtitinda sa bahaging Lion's Head sa Cannon Road sa Baguio City, papayagan lang hanggang January 15, 2024. Narito ang report. Mas dumami ang bilang ng mga turista na nais magpa-picture sa Lion's Head simula nang buksan ang Cannon Road ngayong holiday season. Ang pagkakataong ito ang sinamantala rin ng mga negosyante para makapagbenta ng kanilang produkto na kabilang din sa dinadagsa ng mga turista. Dati kasi sarado siya ng ilang taon.
Kaya parang ngayon lang mabawi yung mga ano, vendors. Binigyan ng lokal na pamahalaan ng special permit ang mga negosyante. Epektibo ang kanilang operasyon simula December 20 hanggang January 15, 2024. Before that deadline, pupuntahan na naman namin sila para mag-meeting ulit para tulungan sila kung paano yung continuity kasi pinag-permit po talaga natin sila ngayon, special permit. Pero may regulasyon ay pinatutupad. Nilimitahan lamang ang bilang ng mga magbebenta at tanging mga residente lamang din ng lungsod ang pinayagang magpatayo ng stall sa lugar. Better for them kung limited ang vendors na maia-allow. So nagbigay din tayo ng distance from the line set para hindi naman ma-obstruct yung view pag nagpipicture taking yung ating mga bisita. Importante pa rin umanong makontrol ang daloy ng trapiko sa May Lion's Head. Mayroon ng parking area sa lugar para maibsan ang traffic build-up sa Cannon Road. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Kumustahin naman natin ang naging kaganapan sa selebrasyon ng pagsalubong sa bagong taon sa Ilocos Norte. Ang detalye ihahatid live ni Gab De Luna. Gab, Happy New Year! Good morning, CJ, at Happy New Year, mga kapuso. Kinumusta natin ang sitwasyon at bilang ng mga naitatalang fireworks-related injuries o incidents dito sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital sa Luwag City, Ilocos Norte. Sa pagsalubong ng bagong taon, kabilaan ang mga fireworks display dito sa Ilocos Norte. Halos sold out din lahat ng bentahan ng iba't ibang paputok. Kaya naman naka-alerto ang mga ospital buong magdamag sa mga fireworks-related incident ng probinsya. Maaga ring inihanda ang mga paraphernalia ilang araw pa bago ang pagsalubong ng bagong taon. Sa ngayon, nasa 6 ang kabuuang na itatalang fireworks-related incident o injuries na kinabibilangan ng 2 adult at 4 na menor de edad dito sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital. Samantala, CJ, ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office ay generally safe at peaceful ang naganap na pagsalubong ng bagong taon at mahigpit pa rin pinagbabawal ang paggamit ng boga dito sa probinsya at dahil nga yan sa 35% sa mga naitatalang fireworks related incident ay dahil sa paggamit ng boga. Sa katunayan nga ay 200 o mahigit 200 na boga na ang nakumpiska sa buong probinsya yan. At mahigpit pa rin na naka-alerto at patuloy na naka-alerto ang hospital kasama ang PNP at BFP dito sa Ilocos Norte hanggang sa susunod na linggo na yan para sa mga fireworks-related incidents. Yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, CJ, at Happy New Year, mga kapuso. Maraming salamat and Happy New Year, Gab De Luna. Matalik na magkaibigan sa Ilocos Norte, parehong top 4 sa Chemical Technician's Licensure Exam. Atin silang kilalanin sa report. Ang matalik na magkaibigan at magkaklase sa college na sina Janice Guillermo at Norly Ann Cacal na nagtapos ng Chemical Engineering sa Mariano Marcos State University sa Batac City, Ilocos Norte ay may pinanghahawakang friendship goal. Ito ay ang sabay na mag-review sa board exam at pumasa at maging top-notchers. Nagkatotoo nga ang kanilang friendship goal. Sa pinakahuling resulta ng Chemical Technician's Licensure Examinations ay parehong nakakuha ng 91% ang magkaibigan at pareho pang top 4. Ako po kasi, mas nakakapag-review ako nang may kasama ako. Kaya chinachat ko po siya na pupunta ako sa bahay nila. Napag-uusapan po namin yun yung sana mag-top-notcher tayo kaya magre-review kami ng maigit pag nasa bahay po. Parehong inspirasyon ng dalawa ang kanilang mga ama. Si Janice ay lalong nagpursige sa pag-aaral dahil sa kanyang diabetic na ama. Samantalang si Norly Ann ay hanga rin sa kasipagan ng kanyang magsasakang ama. Parehong naniniwalang magkaibigan na walang imposible sa buhay kapag pinagsisikapan. Sa mga nag-aaral pa po, mag-aaral po talaga ng mabuti para mas madali po yung review po. Para mas maganda po yung foundation. If you want to achieve something, kailangan mo lang mag-focus sa goal na yun at kailangan mo rin na samahan ito ng mga prayers. Sa darating na taon, friendship goal ulit ni Janice at Norly Ann na parehong papasa sa Chemical Engineering Licensure Examinations at ganap na maging Chemical Engineer. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Biyahe ng PNR via Naga Legazpi Naga, balik operasyon na sa Bicol Region. Tunghayan sa report. Abril 2017 nang sinuspindi ang operasyon ng PNR sa rutang Naga Legazpi Naga sa Bicol Region
dahil sa kakulangan ng train coaches at locomotives. Pero matapos ang halos 6 na taon na paghihintay ng mga Bicolano, balik operasyon na ang biyahe ng tren sa naturang ruta. Simula Disyembre 27 mula Lunes hanggang Linggo, may 4 na biyahe ang tren sa rutang Naga-Ligas-Pinaga na tinatayag na sa 3 oras. Dahil sa dami ng mga pasahero, sandaling antal ang naging unang biyahe nito. Dinadaanan nito ang ilang bayan at lungsod sa Camarines Sur at Albay. May 8 PNR stations at 8 flag stop din kung saan pwede maghintay ang mga pasahero. Nasa 15 hanggang 155 pesos naman ang pasahe, depende sa destinasyon ng pasahero. So makaya ko from Washington Drive sa Legazpi. Okay naman yung experience. Quite challenging lang yung pag-construct namin ng bridge doon sa may San Francisco Ginubatan. Yun yung bridge na kailangan magtugtong para mabuksan yung Naga-Legazpi. Nag-overtime kami, nag-trabaho ng weekend para ma-meet ang deadline. Sa pagbabalik ng rutang Naga-Legazpi-Naga, positibo naman ang PNR na malaking tulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya at turismo sa rehiyon. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga hayop na lamas, hatid ay therapy sa mga biyaherong under stress sa US airport. Tunghayan sa Globalita. Cuddly and Huggable. Ganito ang hatid ng 2 lamas na umiikot sa Portland's International Airport sa USA. Sina Benny at Prince, hatid ay therapy sa mga biyaherong under stress dahil sa holiday rush. Mabait ang 2, pwedeng yakapin at magpa-picture. Sa ganitong paraan, napapasaya nila ang mga pasahero. Ngayong 2024, electric vehicle ang isa raw sa mga booming industry. Kaya sa Beijing, mula sa paggawa ng cellphone, nag-invest na rin sa car manufacturing ang 5th largest smartphone manufacturing sa China. 2 variant ng sedan ang kanilang i-display. Inaasahang magiging available ito sa market ngayong taon na kaya raw makipagsabayan sa performance ng leading EV maker sa mundo, pero sa mas murang halaga. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Abangan ang paborito niyong Kapuso Star sa bagong GMA show sa 2024. Narito ang report. Mula sa mga historical epics hanggang sa traditional family drama, maraming pwedeng pagpilian ang mga manonood ngayong bagong taon. Ilan sa mga ito ang inihandang legal series, science fiction romance, mystery thriller at maging telefantasya. Matapos ang 4 na taon, magbabalik na sa teleserye si Kapuso primetime queen Marian Rivera sa pamamagitan ng My Guardian Alien. Bibida sa primetime series na asawa ng asawa ko, si Jasmine Curtis-Smith. Isa si Asia's multimedia star Alden Richard sa star-studded cast ng historical drama series na Pulang Araw. Gagampanan niya rito si Eduardo, isang matapang at maprinsipyong binatang Pilipino. Makikilala si Barbie Forteza sa Pulang Araw bilang Adelina. Magbabalik sa GMA Afternoon Prime si El Villanueva sa pamamagitan ng revenge series na Makiling. Gaganap siya rito bilang si Amira, isang manggagamot na makakatuklas ng mahalagang halamang gamot na mutsa. Isa si Bianca Umali sa mga dapat abangan sa bagong telefantasyang Sangre na spin-off ng iconic series na Encantadia. Gaganap siya rito bilang si Tera, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Ilan lang yan sa mga bagong Kapuso shows na dapat abangan ngayong 2024. Claire Lacanilao para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Mga Kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Cheers to a new year and another chance for us to get it right. May Oprah Winfrey, an American talk show host, television producer, actress, and author. Mga Kapuso, mula sa mga bumubuo ng Mornings with GMA Regional TV at ng buong GMA Regional TV North Central Luzon dito po sa Dagupan, kami po ay bumabati ng manigong bagong taon sa inyong lahat.
Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Turida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan!